Madami nang tulungan yung Bibilika series and natuwa naman ako doon. Pero sa totoo lang, yung ibang videos doon, medyo pangit yung production quality. Hindi ganun kaganda yung video. Nakakalito ang pagbuo ng computer kasi yung isang part, basag yung audio. Medyo wala ka palang alam, bobo ka kasi yan, bottleneck. Yung build mo, bottleneck. Di kaya. Paminsan, basag din yung host. So, I guess that's everything and stay safe everyone. We Can Do Better and Better has arrived. Ito na yung updated Bibilika series. Kung bibili ka ng computer parts, ano yung kailangan mo malaman para hindi masayang pera mo? Yung point natin sa video na to, pag-usapan natin yung computer in a beginner-friendly way. So wala masyadong technical jargon. Yung mga halimbawa natin, yung medyo simple para madaling intindihin. And mahaba tong video na to kasi lahat talaga ng parts ng computer pinag-uusapan natin. So pwede ka tumalon dun sa specific part na you want more information about kasi may timestamps na tayo sa baba. Yes, may timestamps na tayo. Progress. Bago nun, may sale yung sponsor natin ng Windows 10 activation code. Use our code HS20 on checkout para magkaroon ng 25% discount. Yung CPU or Central Processing Unit yung tinuturing na brains ng computer. He's the boss. Karamihan ng instructions and commands na kailangan i-process ng computer pupunta sa CPU. For Windows computers, dalawa lang yung manufacturers ng CPUs, either Intel or AMD. Pero itong general rules na to, applicable sa pareho. Rule number one is socket. Lahat ng CPUs may socket. Every motherboard has a socket. Dapat tugma yung socket ng CPU tsaka ng motherboard para compatible sila. For example, yung CPU na Ryzen 5 5600X from AMD, socket nun AM4. Dapat yung motherboard mo, socket AM4 din. Yung CPU na i5-12600K from Intel, socket LGA1700 yun. Yung compatible na motherboard para dun, kailangan socket LGA1700 din. Kung yung nabili mong CPU, ibang socket dun sa motherboard, walang remedyo yan. Hindi mo mapapagana, sayang lang yung nabili mong CPU. To simplify it, iniisip ko lang na lahat ng sockets, iba-ibang shapes yun. So for example, yung socket AM4, baka triangle. Yung socket LGA1700, square. Hindi mo talaga masisiksik yung triangle sa square. Hindi talaga sila tugma. Ganon din yung CPU and motherboard. Kailangan, same socket yung CPU and yung motherboard. So general rule, basta same socket yung CPU and motherboard, compatible sila. Pero check mo pa rin kasi paminsan kailangan i-update yung BIOS para compatible yung CPU sa motherboard. Yung BIOS, yung basic instructions or yung operating system ng motherboard. So tapos na tayo sa basic rule for CPUs. Yung mga susunod na impormasyon na to, parang dagdag impormasyon na lang to help you better decide what CPU is best for you. Una, gigahertz. Gigahertz is a specification na nakikita mo madalas sa CPUs. Measurement siya kung gaano kabilis yung isang CPU. So makakarinig ka na itong CPU na to 3 GHz, ito 3.4 GHz. Higher number better. So 10 GHz is faster than 5 GHz. Pero totoo lang 'yun between members of the same family of CPUs. For example, yung Ryzen 5 5600X na CPU, 4.6 GHz siya. Yung Ryzen 7 5800X, 4.7 GHz. Since pareho yung family of CPUs na yun, yung 5000 series ni AMD, at mas mataas yung gigahertz ni R7-5800X, masasabi natin na mas mabilis talaga si R7-5800X compared to the R5-5600X. Pero let's say kunumparan natin yung R7-5800X na 4.7 GHz versus the Intel i7-12700K na 5 GHz. Yes, mas mataas yung gigahertz ni i7, pero since hindi sila same family, hindi na tugma yung gigahertz nila or you can't say automatically na mas mabilis si i7 just because na 5 gigahertz siya compared dun sa 4.7 gigahertz ni R7-5800X. Yung gigahertz, applicable lang yun to members of the same CPU family. Isa pang sukat kung gaano kabilis yung CPU is yung number of cores and threads niya. Again, higher number, better. So for example, yung AMD Ryzen 9 5900X may 12 cores and 24 threads. Yung kapatid niya,
AMD Ryzen 9 5950X may 16 cores and 32 threads. So dun pa lang, based on the number of cores and threads, makikita natin na mas mabilis si Ryzen 9 5950X compared to the Ryzen 9 5900X. Yung cores, actual physical component yan sa CPU. Kung binuksan mo yung CPU at may microscope ka, mabibilang mo talaga ilang physical cores dun sa chip. Yung threads, virtual yon. They're like virtual cores. And both cores and threads are used for heavy multitasking. Kung marami kang programs na tumatakbo in the background, server functions, heavy multitasking, that's usually what you want to use high core and thread count CPUs for. Pero high cores and threads aren't really useful for single applications, most importantly for gaming. Yung karamihan ng games, hindi talaga niya nagagamit yung high core and high thread count. Kaya for gamers, yes, you do see a speed boost using the higher CPUs, pero may cost to performance din yun. Ba't ka bibili ng sobrang mahal na CPU na yes, marami nga cores and threads, pero yung performance gain mo lang, mga 5% for example. So nice to have yung high core and high thread, pero kailangan tugma pa rin dun sa specific use case mo. Saan mo ba gagamitin yung computer mo? Yung production code for most modern CPUs, usually number, isa pang number, and then lastly a letter. If you understand the code, you learn a lot about the CPU. Yung first number, usually 3, 5, 7, or 9 yan. So sa Ryzen, may Ryzen 3, Ryzen 5, 7, and 9. Sa Intel, may i3, i5, i7, i9. Usually, yung first number is a performance category. So yung 3, entry level, 5, mid-range, 7 is performance, tapos 9, yung mga siraulong enthusiast na mahilig magsunog ng pera, yung gusto ng latest and the greatest. Again though, there are exceptions. For example, usually, mas gusto mo yung Ryzen 5 5600X compared to the Ryzen 7 5700G. So even though yung 5600X nakalagay R5 versus yung 5700G na R7, in most situations, you would want the R5 5600X. So general rules lang tong 3579. Mahalaga pa rin mag-research ng konti kung ano yung bagay and ano yung tugma dun sa use case mo. After the first number comes the generation number, and then after that, how fast siya dun sa CPU family na yun. So for example, Ryzen 9 5900X. Ryzen 9, so 9 means yung enthusiast level. 5 means na 5000 series siya, which is yung pinakalatest na AMD currently. Tapos yung 900 differentiates it from the other members ng CPU family. Kasi may Ryzen 9 5950X. So mas mabilis si Ryzen 9 5950X compared dun sa Ryzen 9 5900X. Tama pa rin yung general rule na higher number, better. Ganun din sa Intel. Halimbawa, yung i5-12500. i5 meaning mid-range CPU, 12 yung generation, so that's the 12th gen Intel. Tapos yung 500, it tells you saan siya nahuhulog dun sa CPU family na yun. So compared to a i5-12500 versus an i5-12600, mas mabilis si 12600. Sa dulo ng CPU, may letters, and ano yung ibig sabihin ng letters na yon depends on the manufacturer. Yung sa AMD, yung usual na letters na makikita mo, either X or K. Yung X, ibig sabihin overclock na siya out of the box. Pag-usapan natin yung overclocking in a little bit, pero basically yung kailangan mo lang malaman at this point is that wala ka nang kailangan baguhin na settings, may kakalikot ka pa sa motherboard, wala na. Right out of the box, the X version of the AMD CPU is faster than the non-X version. The next letter for AMD is usually G. Kung may G yung CPU ng AMD, that means may integrated graphics siya, or another term is may APU siya, or kung medyo thunders ka na kagaya ko, it has onboard graphics. Yung maganda sa APU, hindi mo na kailangan bumili ng GPU. Medyo mahal kasi yung GPU, especially depending on what model that you buy. More on that in the GPU section of this video. So depende sa use case mo, kung for work lang, sobrang swak yung APU. Kasi makakamura ka talaga, hindi mo na kailangan bumili ng GPU. And for office work, an APU is just fine. You can even play some games depending on the APU that you buy.
So mahalaga kung bibili ko ng CPU, tingnan mo muna ano yung use case mo, what will you use the computer mostly for, and then from there, ano yung bagay na CPU. Sa Intel naman, yung karaniwan na letters are K and F. Yung ibig sabihin ng K, overclockable siya. Note, hindi pa siya nako-overclock, pero unlocked siya. You can overclock if you want. Yung F, ibig sabihin, walang integrated graphics. So kung F Intel CPU, kailangan mo talaga ng GPU. Okay, ano ba tong overclocking? Basically, pinapatakbo mo yung CPU nung mas mabilis or lampas dun sa manufacturer set speed. Parang kotse lang yan. Sabi ng manufacturer, yung pinakamabilis na kaya nung kotse na to, 100 kilometers per hour. Pero may kanalikot ka sa makina, biglang kaya na niya 110 kilometers per hour. Ganun lang din yung overclocking. May set speed yung CPU, pero since may kinalikot ka, basically may binago ka na settings para mas maraming kuryente, you have more energy flowing to the CPU, you can have it run faster than the manufacturer set speed. Yung advantages ng overclocking, libreng performance. Wala kang babayaran para ma-overclock yung CPU, may babaguhin ka lang na konting settings, tapos ayun, mas mabilis na yung CPU mo. It is free extra performance. Yung downsides ng overclocking, it can shorten the lifespan of your CPU, tapos maaaring maging unstable yung system mo. And then yung sinabi ko earlier na libreng performance gain, medyo totoo yun, medyo hindi. Kasi kung gusto mo talaga mag-overclock, dapat maganda yung CPU cooler mo. Tumataas dramatically yung excess heat or yung waste na na-generate yung CPU mo kung naka-overclock ka. So, mahalaga talaga na maganda yung CPU cooler mo. And that costs extra money. Not advisable yung overclocking for beginners, pero maganda rin na alam mo kung ano yun para ma-check mo kung gusto mo ba yun sa CPU mo. Baka ngayon, nagsisimula ka pa lang, hindi ka pa comfortable mag-overclock, pero bibili ka na nung K na CPU. Kasi tingin mo in the future, 6 months, 1 year down the line, bibili ka nung mas magandang CPU cooler and mas comfortable ka na. Ready ka na mag-experiment sa overclocking. Kaya ayun, depende talaga sa needs nung customer kung anong CPU yung tingin niya bagay sa kanya. Kagaya nung nabanggit ko kanina, dalawa lang yung manufacturers of CPU for Windows computers. That's AMD and Intel. Not gonna lie, medyo bulok talaga yung Intel for like the past 2 generations. Yung 10th and 11th generation, di na kami nag-stock dito sa shop. Pero sobrang okay nitong current gen nila, yung Intel 12th gen. So maraming fanboys yun nag-aaway, oh mas maganda AMD, oh mas maganda Intel. To be honest, wala kaming pake sa hardware sugar. Whatever CPU you want, we stock both brands. But so that you can make up your mind, ito yung basic differences between AMD tsaka Intel. So overclocking, all AMD CPUs are overclockable. Sa Intel, yung K lang yung compatible. So general rule sa AMD, pwede mong i-overclock. General rule sa Intel, hindi mo pwede i-overclock. For integrated graphics, baliktad naman. General rule sa AMD, wala siyang integrated graphics. Sa Intel, general rule, merong integrated graphics. Sa reliability, pareho naman silang reliable, to be honest. CPUs rarely break or fail. Of course, posibleng mangyari, pero generally, ibang parts yung sira sa computer. Generally, hindi nasisira yung CPU. Both for Intel and AMD. Lastly, yung differences between the two, support for future upgrades. Natandaan mo yung basic rule natin na sockets. Intel kasi sobrang hilig magpalit ng socket. Kada generation usually ng Intel CPU, nagbabago yun ng socket. For example, yung i5-4690K. i5 and 4, yung 4th meaning 4th generation pa siya, yung socket nun is LGA1150. Let's say yan yung CPU mo, ngayon gusto mo na mag-upgrade sa pinaka-latest na Intel 12th gen. Yung problema, socket 1150 ka, socket 1150 din motherboard mo. Kasi tandaan mo, kailangan tugma yung CPU and yung motherboard na sockets. Yung socket ni Intel for 12th gen is socket 1700. So hindi pwede na tatagalin mo lang yung lumang CPU mo, yung i5-4690K, tapos papalitan mo with an Intel 12th gen. Since magkaiba na yung socket ng motherboard mo, tsaka nung Intel 12th gen.
And ayun, Intel likes to do that a lot. Usually, kada generation, nagbabago yun ng socket. Compared to AMD na usually, hindi nagbabago yung socket ni AMD for several generations. Yung current Ryzen series, Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 generations of CPUs, same socket lang yung AM4. And really, that's quite incredible. Sobrang hats off to AMD for doing that. Sobrang laking tulong sa customer. Kasi kung bumili ka ng Ryzen 1000 series, pwede mo pa rin gamitin yung motherboard mo dito sa latest na Ryzen 5000. Socket AM4 pa rin sila. Check mo lang kung may compatible na BIOS for that motherboard kasi medyo luma na siya. But dun sa sockets, wala kang problema. So, laking tulong na kung gusto mo magbago ng CPU, kung gusto mo mag-upgrade, papalitan mo lang yung CPU kasi same pa rin naman yung socket ng newer CPU tsaka yung luma mong motherboard. Although for the next generation of Ryzen CPUs, yung 7000 series, magbabago na yung socket ng AMD. Pero hopefully, ituloy nila yung practice of keeping the same socket for several generations. Ang pinakamatunog at pinakasikat na PC part ay ang GPU or yung graphics processing unit or yung tinatawag na graphics card. Jesus Christ! Pero teka, kailangan mo ba talaga ng graphics card? Actually, depending on your workflow or your use case, baka hindi naman. Kung pang work lang, for surfing, for browsing, hindi mo na kailangan ng graphics card. Okay ka na sa APU. Referred to the previous section on CPUs. For those kinds of use cases, you'll be fine ta sobrang laki ng savings mo kasi mahal talaga yung GPU. Kahit for video editing, paminsan hindi naman talaga kailangan ng graphics card. Depending on the program and depending on the version, it might not even be using your graphics card kapag nag-e-edit ka. Karamihan kasi nung libreng version ng editing programs, hindi niya ginagamit yung graphics card. Pero yung GPU, mahal talaga sa gaming. It's the number one factor in determining gaano kabilis yung game mo. Mahalaga rin siya sa crypto mining, pero ibang video na yon, you can see that one above. Yung unang question na tinatanong palagi ng mga tao tungkol sa GPU, compatible ba siya? Tapos to be honest, hindi ko maintindihan bakit yun yung tanong. Kasi lahat naman ng modern GPUs ngayon, compatible naman sa modern systems. Basta may libreng PCIe slot ka, solve ka na. Pasok mo lang yung GPU and you'll be good to go. And really, yung availability ng PCIe slot, hindi naman compatibility issue talaga yon. Isipin mo, pumunta ka ng appliance center, bumili ka ng microwave, and then tinanong mo yung nagbebenta, uy, compatible ba to? Basta may socket ka sa bahay, compatible naman yung microwave, mapapagana. Ganon din yung GPU. Basta may libreng PCIe slot ka, pasok mo lang yun and you're good to go. Two things though you should watch out for are the length of the card and yung power connectors. Siguraduhin mo na yung sukat ng card mapapasok mo physically into your case. Common naman tong measurement na to, mabilis mo makita to sa specifications ng brand. Yung pinakamahabang cards ngayon, roughly around 325 millimeters pero sobrang high-end na nun. Check mo lang yung length ng GPU mo, tapos compare mo rin dun sa specs ng case mo. Usually nakalagay rin naman yon GPU max clearance. Yun, compare mo lang yung dalawang numbers na yun, GPU length and GPU clearance ng case, para sigurado na mapapasok mo yung GPU sa loob ng PC mo. Second, power connectors. Although hindi to usually problem kung branded naman yung PSU mo, generally yung power connectors na kasama doon, yun naman kailangan mo sa GPU. Again, this usually only crops up on the very high-end cards kasi yung mga high-end na 3000 series ngayon ni Nvidia, paminsan kailangan nung tatlong 8-pin connectors. Hindi pa ganun kadaming PSU nag-ship na kasama yung parang adapter or yung 3 8-pin connectors na yon. You might need to buy an adapter depending on your card. Pero sobrang bihira lang nun. Usually kung branded PSU ka, it'll be good with any GPU. But even again, these two, size and power connectors, aren't really about compatibility. Sa tingin ko, pag nagtatanong yung customer kung compatible, yung tinatanong talaga niya kung bottleneck. Magkaiba kasi yun. Yung compatibility, sinasagot niya kung gagana ba't yung card sa system mo. Yung bottleneck is about efficiency. Is it the best performing card for your system? So ano ba talaga yung bottleneck? Para maunawaan natin, gumamit tayo ng sports metaphor. Sa computer, gusto mo yung CPU and GPU mo parang mga elite ping pong players
So sobrang bilis ng return ng bola or yung data, paminsan hindi mo na makikita. Yan yung ideal system. Walang component na naghihintay sa isa pang component. So sa metaphor na yon, yung isang ping pong player si CPU, yung isang player yung GPU. Tapos yung bola, yung data. That's the ideal system. Yung ayaw mo sa CPU and GPU, kumpara silang runner sa relay race. Yung isang runner, let's say yan yung GPU, sobrang atat na siya. Ready na siya umarangkada, ready na siya tumakbo. Yung problema, hinihintay pa niya yung CPU. Kasi yung CPU nakahawak dun sa baton or yung pinapasahan ng mga runners, dito sa metaphor natin, yan yung data. So si GPU, ready na tumakbo, pero hinihintay pa rin niya yung CPU, yung data na kay CPU pa. Yan yung bottleneck system. Sa unang halimbawa ko, si GPU yung naghihintay, pero posible rin naman na si CPU yung naghihintay. Either of those two components, usually yan yung naghihintay sa isa't isa. So yung pinaka-okay, parang ping-pong, sobrang bilis ng pasahan ng data. Yung hindi okay, yung bottleneck na system, naghihintay yung isang component para dun sa data na galing sa isa pang component. Either way, kung naghihintay si CPU for GPU or si GPU naghihintay para sa CPU, hindi yun ideal system. Pero bakit tinatawag na bottleneck? Yung sukat kasi or yung hugis nung bote, mahaba yung base niya. So that's the potential speed or performance of the part. Pero nagda-narrow down siya sa neck nung bote. Doon tayo nagkakaproblema. Hindi mo magamit yung buong speed or yung, kumbaga yung kita mo naman yung laki ng bote, pero doon siya lumiliit doon sa pinaka-leeg ng bote. You can't pour everything out because nagko-constrict, nalilimit doon sa leeg ng bote. Kaya bottleneck yung tawag. Sobrang bilis ng GPU mo, pero nalilimit yung performance niya kasi hinihintay pa niya yung isa pang component. Naka-bottleneck yung performance niya. Last metaphor to imagine bottlenecking, parang puso mo yan. Naka-bottleneck yung puso mo kung feeling mo ang dami mong pwedeng imahal na ipakita sa mundo, ang dami mong damdamin, dami mong emosyon. Pero nasaktan ka na dati, so konti lang pinapakita mo. Naka-bottleneck puso mo. And that's also not an efficient system. Let go of the past and love again. Tanggalin mo yung bottleneck sa puso mo. Pero bago ka magka-boyfriend or girlfriend, siguraduhin mo na bilhin mo yung RTX 3080 na yan. Kasi kung hindi, sigurado na bawal na yon. Yung tawag doon, wallet bottleneck. Hindi ideal yung bottleneck, so everybody says avoid it. Kahit sobrang bago mo pa lang sa computer, may nagpayo na sa'yo na wag mo bilhin yan kasi bottleneck. Hi. Ako na magsasabi sa'yo, unpopular opinion, that yes, bottleneck is a thing, but it's not really a thing that you need to obsess over. Medyo blown out of proportion siya kasi it's advice na madaling magsabi and parang napaka-expert mo pag sinabi mo na, ay, di pwede yan kasi bottleneck yan. So it sounds good, but it doesn't really offer helpful or useful advice. Imposible naman talaga na magka 100% efficient between CPU and GPU. Unang-una, yung bottleneck, depende yon sa game and even yung settings ng game. Maari na yung same system naka-bottleneck sa isang game at a certain setting, tapos palitan mo lang yung resolution ng game, okay na, hindi na siya bottleneck. Or naka-bottleneck siya sa isang game, pero pag load mo ng isa pang game, okay naman siya dun. So, pabago-bago yung performance ng system based on the settings of that program. So, paano mo masasabi na bottleneck yan 100% of the time? E, pabago-bago nga yun, depende dun sa pinapatakbon mo sa computer. Maari na bottleneck siya sa isang game, pero minimal lang naman yung bottleneck sa isa pang game. Tapos, same system yun. Second for gaming, yung GPU talaga yung workhorse or siya talaga yung nagpa-process ng karamihan ng data. Balik tayo dun sa metaphor ng relay runners. Para sa gaming, yung GPU yung tumatakbo ng 95% of the course. Yung CPU, kumbaga parang 5% lang yun. Sobrang mahalaga yung GPU para sa gaming. Pero kung mabagal yung CPU mo, at paminsan hinihintay ng GPU yung CPU, okay lang yun. Because 95% of the time, it's really the GPU who will be running things. So ang haba-haba na nung segment na to, yung gusto mo lang naman malaman, what GPU should you buy? Short answer, the most expensive that you can afford. Yun lang talaga yun. Yung long answer, depende rin yun sa games na linalaro mo. Depende din kung anong resolution yung gusto mo. Yung ibang graphics cards, mas bagay sa 1080p gaming. Yung ibang graphics cards, bumibilis lang talaga for 2K gaming, for 1440p. So it can really help your budget if you can determine like ano ba yung usual na resolution na ginagamit mo and what games you play.
Kasi yung ibang games, optimized naman sila or luma na sila na hindi naman sila ganun ka GPU intensive ngayon. Like CS, Dota 2, Valorant. Yun, medyo sikat yung mga games na yun na hindi naman kailangan sobrang bilis na graphics card. So what GPU should you buy? Long answer, it depends on what games you play and on what settings you will play them on. Pero yung mahalaga, aside from the graphics card, don't forget yung monitor. So bibili ka ng mahal na graphics card para maka 165 frames per second ka. Sobrang bilis nun, sobrang smooth nung gameplay. Kaya ka nga bumili ng GPU para sobrang ganun ng resolution at sobrang bilis ng frames per second mo. Yung problema, yung monitor mo, 75 Hz lang yung kaya. So para saan pa ba yung sobrang bilis mo na GPU, hindi mo naman yun nakikita sa monitor. Kasi yung monitor yung magdi-display or yung mag-output nung data na pre-process ng GPU mo. Yes, sobrang bilis nga ng GPU mo, pero kung mabagal naman yung pag-display ng monitor mo, ganun lang din. Hindi mo nakikita, hindi mo na-appreciate, hindi mo mararamdaman yung sobrang bilis mong GPU. So, if you're buying a high-end gaming system, be sure to get a good monitor as well. More information on that in this description above. Nabagit ko nga sa simula na ang dami na namin ginawa na bibili ka series videos covering all of the parts, and a lot of the information in those old videos is still good. De, sige, baka mainis ka pa sa akin yung gusto mo lang talaga malaman what card should you buy. So, para sa Windows, may dalawa lang naman na GPU manufacturers ngayon, yung AMD or yung Nvidia. Yung Intel, lalabas this year kuno nung graphics card nila. As of the shooting of this video, March 2022, wala pa yung GPUs ni Intel. So, between AMD and Nvidia, sila lang nagde-design ng chips and then they license those chips to different brands. Kaya ang dami mong makikita na brands na nagbebenta ng graphics cards. So may Gigabyte 3060, MSI 3060, Palit 3060, etc. Kasi dinalicense lang nila yung chip na yon from Nvidia or from AMD and then they put custom touches, most especially dun sa cooling system na ginagamit nila for that card. Pero lahat yon same chip. When you see a Palit 3060 versus a Gigabyte 3060, that is still the same 3060 na galing sa Nvidia. 6700 XT from AMD. Lahat ng 6700 XT on the market, those are all the same chips. Nagbabago lang sila sa cooling performance, nagbabago lang sila paminsan sa onboard memory, but the core chip is all the same. So alin dun dapat kunin mo? AMD or Nvidia GPU? Very brand-focused tayo sa Pinas and usually Nvidia is really top of mind. In fairness sa Nvidia, mas stable yung drivers nila, mas user-friendly sila, mas matunog sila. Mas marami talagang naghahanap for Nvidia cards. Yung AMD cards, roughly pareho naman yung performance. Usually, mas mura sila. Pero yun nga, medyo unstable sila. Hindi sila ganun ka-user-friendly. We would only recommend them for more advanced users na sanay mag-update ng drivers or mag-rollback ng drivers. Or yung comfortable mag-undervolt. Kasi paminsan talaga, medyo wonky yung AMD cards. Dito sa Hardware Sugar, hindi naman kami picky. We stock both Nvidia or AMD. So, depende lang talaga yun sa customer, ano yung gusto nila, and ano yung bagay para sa use case nila. Pero all of that being said, ako personally, naka RTX 3080. Break muna tayo sa hardware kasi baliwala lang lahat ng hardware mo kung wala kang OS. Free to download naman yung Windows but it has a really annoying watermark. So most of our customers ask us to activate Windows for them. Yung go-to natin provider for Windows activation keys is CD Key Offer. And may ongoing sale sila ngayon. Links to the Windows 10 activation key are in the video description. Go to the product page, add to cart. Atin-atin lang pero may discount code kami, HS20. Pop in the code, get the discount. Usual payment options, personally gamit ko PayPal dito. Once payment is made, you can access the code through your dashboard. Copy the code, go to activate Windows on your desktop, and paste the code. Wala pang 5 minutes, finished. May legit working CD key ka na. If you need Microsoft Office, meron rin sila at gumagana rin yung code namin to get a discount. Kung yung GPU yung pinakasikat na PC component, yung pinaka-underrated, yung PSU. Pero mas mahalaga pa yung PSU sa GPU. Kasi kung wala kang PSU, hindi talaga tatakbo computer mo, hindi siya mag-on. Compared sa GPU, depending on your system, maaari pa yan mag-boot kung walang GPU. If you're confused, huli kita, di mo pinanood yung CPU section ng video na to, balik ka doon and commit mo yung information na yan sa long-term information storage mo. Long-term storage, hindi RAM.
For those who have heard of PSU, usually yung unang tanong is true rated or 80+. True rated is meaningless. Kuno, ibig sabihin ng true rated, let's say 650 watts na true rated, sinasabi ng true rated na yon, kaya talaga na ma-output ng PSU na yon 650 watts. But it's meaningless kasi hindi yun independently verified. Parang kusinero yan. Sinasabi niya magaling siya magluto. Siyempre, sasabihin niya yun, siya yung nagluto ng pagkain, di ba? Pero let's say may kaibigan ka, siya nagsabi na, oo, natikman ko yung pagkain na yan, masarap talaga yan, magaling talaga yan magluto. Mas maniniwala ka sa kaibigan mo kasi hindi siya biased. Third-party source siya. And yan yung 80+. Third-party certification siya para sa PSUs. Hindi yung brand, hindi yung manufacturer yung nagsasabi na 80+ tong PSU namin. Pinapa-testing nila yon. Para yung ISO certified, there's an outside organization that sets the standards and sets the tests required for 80+ verification. So yung true rated, pati yung 80+, isipin mo na lang na yung true rated, sino ba nagsasabi nun? Yung nagbebenta sa'yo. Yung 80+, yung certification na yun, galing sa third party. Wala silang pake kung anong brand bilhin mo, wala silang pake kung anong PSU bilhin mo. Basta tinesting nila yon, ito yung standards para makamit yung 80+ certification at nakamit ng PSU na yun. Now, 80+ is just a question of efficiency. The very basic 80+ PSUs delivers 80% efficiency at 20%, 50%, and 100% load. Yung 80+, may iba-ibang levels of classification yon. Yung pinakamababa is yung 80+ white or yung basic 80+. Then bronze, silver, gold, platinum, and then titanium. Titanium pinakamataas, white yung pinakamababa. Strictly speaking, tungkol lang sa efficiency yung 80+. Pero naging de facto standard na rin siya for reliability. Kasi kung isipin mo, para makamit mo yung mas mataas na efficiency rating na yon, kailangan mas maganda yung components ng PSU mo. Mas maganda yung design, mas quality yung components. So iniisip ng mga tao na pinaka-efficient yung 80+ titanium, siguro siya na rin yung pinaka-reliable. Kasi kailangan mo ng quality para makamit yung efficiency rating na yon. And that's true most of the time. Most of the time. Maari nga na mas matagal, mas mahaba yung lifespan ng 80+ bronze PSU compared to an 80+ platinum CPU. Pero overall, in general, the higher the 80+ rating, mas maasahan mo yung PSU. Usually for enthusiasts or performance PCs na for gaming or for editing, 80+ gold yung kinakuha and then 650 watts to 850 watts. Very brand-focused kasi yung PSUs. Usually yung tinuturing na top-tier na brands are Corsair, Seasonic, FSP, and EVGA. But we also do carry a lot of other brands in the shop na based experience namin, maganda rin naman, very reliable sila. And these brands are usually cheaper than the top tier. Some of those brands are Deepcool and Cooler Master. Mas mura kaysa sa top tier, pero maasahan mo rin yung reliability and performance nila. Kailangan ba talaga na branded yung PSU? Yung karaniwan na advice, yes. Pero actually, I won't be giving the general advice. Sobrang mura kasi nung generic PSUs. Yun yung mga unbranded na paminsan nakabundle na yun sa case. And actually, okay naman yun depending on what you need the computer for. Kung para sa work lang, para sa school, para sa surfing, okay naman yung generic PSU. Hindi siya masistress. Hindi naman kasi performance yung habol mo sa mga computer na yun. And the price is a lot cheaper than branded PSUs. So for light usage computers, okay na yung generic, tatagal naman yun. But definitely for performance, for gaming, for editing, for servers, anything that's enthusiast level, mag-branded PSU ka na, no question. And the general advice really is, don't skimp on your PSU. Pwede ka magbarat sa ibang components ng computer mo, pero pagdating sa PSU, generally best to buy better quality. Unless your use case is very light usage. Pero bottom line, huwag ka talagang maniwala sa true rated na yan. Hoy! Gising! Kita-kita tulog ka. Storage ba ang RAM? Hindi. But does it store data?
yes, for a short time. Yun yung pangunahing pagkaiba niya dun sa storage, short-term memory lang yung RAM. Palaging pabago-bago yung contents niya, at nawawala yun lahat pag pinatay mo yung computer. Para siya yung short-term memory ng computer. Isipin mo nung student ka, sa kanibukasan, may test ka, so the night before, cram ka nung cram. Lahat nung kaya mapasok mo dyan sa utak mo, data, facts, equations, etc., pinapasok mo dun. The next day, after the test, kalimutan mo na yan lahat. Di na importante. Di na mahalaga. Ganon din yung RAM. Only the most recently executed instructions are stored in RAM. Kung may bagong dumating na instructions, yan yung isa-store. Kalimutan na niya yung dating data. Eh pero ano pala silbi ng RAM kung short-term lang pala siya? Naisip ng mga PC designers long ago na malamang yung data na most recently executed, kailangan mo ulit yun very soon. Instead of having to find that data in your very large hard drive or SSD, hinahanap na lang niya sa RAM. Mas mabilis hanapin kasi sobrang liit ng capacity ng RAM compared to storage. And usually, mas mabilis yung data transfer rates din ng RAM. Kaya bumibilis yung computer mo, the more RAM you have, because the more recently executed instructions it can store, mas mabilis niya hanapin. Most computers nowadays may tatlong types of RAM. Ay yung tatlong uri ng RAM, DDR3, DDR4, and DDR5. Medyo luma na talaga yung DDR3, so makikita mo to sa mas lumang mga computer. Yung DDR4, yun yung pinaka-mainstream na RAM ngayon. If you've bought a PC within the last 4 years or so, chances are good na DDR4 yung gamit mo. Yung DDR5, yung pinaka-latest na RAM, sobrang konti pa lang na systems compatible dito. As of the time of this filming, Intel 12th Gen pa lang yung system na compatible sa DDR5 RAM. Mahalaga na alamin mo yung type of RAM na ginagamit ng computer mo kasi hindi yun compatible. Let's say DDR4 yung computer mo, tapos DDR3 na bili mo, hindi mo yun magamit. Hindi mo yun masaksak yung DDR3 sa slot ng DDR4. So lahat yan magkaiba. Kung yung motherboard mo ginagamit niya DDR4, DDR4 lang talaga pwede bilhin mo. Sobrang mahal ng DDR5 RAM na to, mas mahal pa siya compared dito sa motherboard na to. Crazy! Size. Very broadly, yung mga consumer PCs ngayon may 4 to 64 gigabytes of RAM. Ano yung kailangan mo? For most PCs, whether for work, for gaming, for streaming, for editing, for mainstream PCs, we usually just recommend 16 gigabytes of RAM. That's already very good for the most common applications. We only recommend 32 gigabytes kung nag-heavy editing ka, heavy streaming, or some other function na hindi pangkaraniwan. Some of our customers have reported na mas gumaganda yung gaming nila sa 32GB, pero price to performance, yung 16GB pa rin talaga yung sweet spot. Of course, more is better kung afford mo yung 32GB, then why not? Pero no need to go overboard para doblehin mo yung RAM from 16 to 32. 16GB is very good even for a mid-range to high-end system. Yung technical term para sa RAM sticks is DIMMs. So how many DIMMs should you get? Usually naka-package kasi yung RAM in packs of 1 stick, 2 sticks, or 4 sticks. Yung bilhin mo yung 2 sticks. Tignan natin. So let's say may option ka, pareho lang naman yung presyo, 1 stick of 8GB versus 2 sticks of 4. So same price, same capacity, pareho naman sila 8GB. Pero piliin mo yung 2 sticks of 4. Doon kasi sa 2 sticks, ma-enable mo yung dual channel memory function ng motherboard mo. Nakuugat kasi to sa system architecture or sa motherboard design. Pero basically, yung dual channel memory, yung ginagawa niya, imbis na one highway for transfer of data, naging two, dual channel, two highways for transfer of data. Mas bumibilis talaga yung rate of transfer between the RAM and the CPU kasi dalawa na yung pathways na nadadaanan ng data. Hindi mo ito makuha kung single stick of RAM lang bilin mo. So 1x8, 1 stick of 8GB RAM versus 2x4, which is 4 and 4 or dalawang sticks of 4GB. Pareho naman silang 8GB, but with the 2 sticks of 4, you can enable dual channel memory sa RAM mo. Libre yung dual channel. Most motherboards, if not 99 or basically all of the motherboards now, support dual channel. Yung kailangan mo lang, at least 2 sticks of RAM.
Kaya masulit talaga, imbis na piliin mo yung 1 stick of RAM to go with the 2 sticks. Speed or frequency, gaano ba kabilis dapat yung RAM mo? Yung speed ng RAM, nakalagay yan sa megahertz. So usually, nakikita mo yun sa spec sheet ng RAM. Let's say, Corsair LPX 2X8 3200 megahertz or G-Scale Trident Z Neo 3600 megahertz. Higher number, better dito. So 3600 megahertz is faster than 3200 megahertz. Roughly, yung mga high-end PCs ngayon, abot na yan ng 4,000 or kahit pataas on the latest Intel 12th Gen PCs. So what's a good speed to get? To be honest, there's no need to go crazy again. Mga 3,200 megahertz, okay na yan for most rigs these days. Price to performance, 3,200 megahertz to 3,600 megahertz is the sweet spot. Yun yung optimal speed for the price. In some instances, actually, makakasama pa sa performance ng PC mo kung bumili ka ng sobrang bilis na RAM, especially dun sa Ryzen or AMD computers kasi yung core clock nila nag-out of sync dun sa sobrang bilis na RAM. And instead of improving performance, it actually hurts performance. So no need to obsess about super high RAM speeds. 3,200, 3,600 megahertz is fast enough, is very good for most modern builds. Baka rin sayang kung bumili ka ng sobrang bilis ng RAM kasi yung speed din ng RAM nakasalalay sa motherboard mo. Let's say bumili ka ng 4,000 megahertz ng RAM. Yes, sobrang bilis. Eh problema, yung motherboard mo, compatible lang siya up to 3,200 megahertz. Let's say DDR4 naman yung motherboard mo, DDR4 din yung nabili mong RAM, pero tatakbo lang siya at 3,200 MHz. Sayang lang yung ginastos mo para makabili ng mabilis na RAM na 4,000 MHz, pero yung mobo mo pala hanggang 3,200 lang. Hanggang dun ka lang sa pinakamabilis na kaya ng motherboard mo. Yung last na spec na usually tinitingnan sa RAM ay yung CL timings. So let's go back again to a usual RAM, Corsair LPX 2X8, 2x8 yung capacity of the RAM, so sinasabi niya doon na 2 sticks of 8GB each, so total niya 16. Corsair LPX 2x8, 3600MHz, that's the speed or frequency of the RAM. Tapos CL, 16, 18, 18, 25. Yung mga CL numbers na yon refer to how quickly the RAM can access the data na hinahanap ng CPU. The first number means it takes 16 RAM cycles bago mahanap ng RAM yung hinahanap na data at ma-output niya sa CPU. Lower number, better. The lower the number, the less time na naghihintay si CPU dun sa instructions sa kailangan niya. Para mabilis, usually for CL timings, tinitingnan lang yung first number. Because all of the other numbers generally follow the trend of that first number. Let's say CL16, medyo mababa na yon. That's a good CL timing. Lahat nung sumusunod na CL timings, medyo mababa na din. Yung nakikita natin ngayon sa RAM for DDR4 is usually around CL18. Anything below CL18 is faster than the average. Yung mga CL16, yun, mabilis yun na RAM. Good CL timing yun. But again, no need to overspend. Huwag mo masyadong problemahin na kailangan ko ba talaga CL16? Mag-iipon pa ba ako? Yes, there is a performance increase, but for real-world applications, you know, only the most discerning PC enthusiast will be able to feel the difference between CL16 and CL18. Bottom line dito sa RAM, no need to overspend. Madali kasi mag-latch on dun sa mga specs and then, oh, 3,200, ang baba naman nun. Gusto ko 4,000, 4,200 megahertz. CL18, masyado mataas yan. Gusto ko CL16. Yes, of course, it's nice to have faster frequency or megahertz. Yes, mas maganda rin kung mas mababa yung CL timings mo. But the difference in real-world applications is not that big. So price to performance, no need to overspend. Bumili ka ng 2X8, 3,200 megahertz, CL18. Okay na yon. Lesson natin for today, class, storage. Kung yung analogy natin sa RAM, yan yung short-term memory ng computer, yung storage yung long-term. Ito yung mga hindi mo dapat kalimutan. Birthday ni Missy. Favorite food ng girlfriend mo, birthday ni panganay, or kung saan mo tinago yung USB, kung saan nakalagay yung work files mo. Storage comes in two types, HDDs or SSDs. HDDs are hard disk drives, ito yung mga nakasanayan natin. Pinapasok yung data or sinesave yung data sa isang moving plate. Para mabasa ulit yung data na yan, umiikot yung plate na yon very fast, every minute, para mahanap yung data na rin request ng computer.
So hard drives are older technology, mas maingay sila, at mas mabagal yung speed nila. Pero mas mura sila kumpara sa mga SSD. Yung mga SSD, parang USB flash drive lang yan basically. No moving parts, and the data is saved on chips. SSDs are quieter, much faster, and usually mas mahal kumpara sa mga hard drives. Pero hindi na rin sila ganun ka new technology, they've been around for a while. So may mga 240GB SSDs na dito sa shop, 1,700 pesos na lang. Kahit anong purpose ng computer mo, whether for work or for play, kahit budget rig or sobrang high-end, palagi namin sinasabi, get yourself an SSD. Sobrang bilis kasi nung speed ng SSD kumpara sa hard drive, mararamdaman mo talaga yung difference sa quality of life mo sa pag-boot up ng OS. You put your OS on an SSD, sobrang bilis ng boot up time niya compared dun sa hard drive. These are the kind of things we really push for sa shop na yung mga upgrades or yung mga parts na pinipili mo na mararamdaman talaga ni user na sulit to. Tapos yun nga, hindi naman ganun kamura, 1,700 for a 240GB SSD. That's the bare minimum we would recommend for any build. Sulit na sulit kung bumili ka ng SSD. Actually, for most builds, we recommend both. Bumili ka ng SSD for your OS, and kung medyo may budget, kumuha ka na rin ng medyo malaking SSD, 1TB or so, para katabi ng OS, lagay mo na rin doon yung mga programs. Pagkatapos, may SSD ka, bumili ka rin ng hard drive. Doon mo itambak yung mga files mo. Kasi price to capacity, mas maganda pa rin yung hard drive. Kumbaga, mas mura yung 1TB hard drive kumpara dun sa 1TB SSD. Pero for files lang naman, di mo naman kailangan yung mabilis na speed ng SSD. Okay na siya sa hard drive. Again, yun din yung philosophy namin when picking PC parts. Para saan ba siya? And makamura ba tayo kung oo, hindi naman siya ganun kabilis, pero sakto, okay lang naman dun sa kailangan ko. Hard drives are perfect for simple file storage. Huli na sa SSD, may dalawang uri ng SSD, SATA and NVMe. NVMe is faster, it's the fastest type of storage you can have right now for a PC. Tapos, diretso yun nakakabit sa motherboard. Yung SATA SSD, yes, nakakabit rin sa motherboard, pero via cable. Yung NVMe, which uses a different size factor, it's M.2. Nakasaksak yun diretso sa motherboard. Wala na mga cables, diretso na siya sa motherboard. So an M.2 NVMe SSD is basically the fastest gun in the West right now for storage. Ano dapat kunin mo? Yung SATA SSD or yung M.2 NVMe SSD? Personally for me, yes, mas mabilis nga yung M.2 NVMe. Pero in real world applications, nag-gaming ka, mararamdaman mo ba yung difference? Very unlikely. So in my personal system, naka M.2 NVMe ako for OS and programs. Inisip ko, sige, try natin yung NVMe, but for all of my games, naka SATA SSD pa rin siya. Bottom line, yung pinakamahalaga, bumili ka ng SSD. Kahit yung SATA SSD lang, sobrang okay na yun, sobrang bilis ng data transfer rate nun. M.2 NVMe is nice to have, but not necessary, depending if you have other priorities for your system. Finally, sa storage, may iba't ibang sizes sila. Sizes, I mean yung physical sizes ng components. For hard drives, usually 3.5 inches yan, although may mga hard drives na 2.5 inches. Mahalaga to kasi connected to sa compatibility ng case. Yung cases may limited space for hard drives. Hindi kaya na, oh sige, dagdag lang tayo ng dagdag ng hard drive. 5 hard drive, 10 hard drive. Most cases now, max lang 2 to 3 drive bays or 2 to 3 areas in the case where you can put a 3.5 inch hard drive. Yung SATA SSDs, usually 2.5 inches yun. Ganun din yun, kailangan mo i-check yung case, ilang drive bays, yung capacity niya for 3.5 inch and 2.5 inch drives. Yung M.2 na namagkit ko kanina, sobrang liit lang nun compared to SATA SSD and hard drives. Parang RAM lang yun, diretso na nakakabit sa motherboard. Most motherboards have capacity for 2 M.2 SSDs. Although, for the performance-minded, isa lang doon yung pinakamabilis kasi isa lang doon yung usually naka-diretso sa CPU. Most motherboards, yung design nila, yung isang M.2 slot may direct connection to the CPU to simplify things. Mas mabilis yung data transfer. So, for M.2s in general, most MOBOs, kahit yung mga ITX, may 2 slots for M.2s pero isa lang doon yung pinakamabilis. So you'll want to design your storage accordingly based on your needs and based on the budget.
A big factor of the case is the aesthetic. Although may ibang kailangan din tutukan para siguraduhin na compatible yung case sa mga components mo. For mainstream cases, may tatlong sizes, ITX, MATX, and ATX. Yung dapat lang tandaan, pareho dapat yung size ng mobo tsaka yung size ng case. So yung ITX mobo, papasok sa ITX case, MATX mobo into an MATX case, and ATX mobo in an ATX case. Pwede naman na ipasok yung MATX mobo into an ATX case. Walang problema yun sa performance. Pero ibang tao, ayaw nilang aesthetic na medyo maliit yung mobo, tas medyo malaki yung case. Marami kang empty space sa loob ng case mo kung ginawa mo yon. Pero pwede naman. So generally, the size of your case determines the size of your motherboard. Usually, nakakaproblema yung mga tao sa CPU cooler and sa GPU. Ano tingin nyo? Papahagis ko tong 3080 Ti? Hagis ko to sa inyo eh. Yung GPU, kailangan mo i-check gano'ng kahaba siya. Most of the very high-end GPUs now, like 3070 pataas, mga pumapalo yan around 310, 330mm. Yung length yung mahalagang dimension. So check mo yung GPU clearance dun sa site of your case manufacturer. Palagi naman nakalagay dun ano yung max clearance for length for GPU. So let's say if your card is 315mm long, tapos yung kaya lang ng case mo 300mm, kailan mo ng bagong case. Hindi talaga kakasya yung GPU mo. Sa CPU cooler na air cooling, usually height yung mahalagang factor. So, the big boy coolers such as the Be Quiet's DarkRock Pro 4 or Noctua's NHD15 or Deepcool's AS500 Plus, yun usually mga tangkad nila is around 163mm. Ganun din yung spec sheet sa cases. Nakalagay din doon ano yung max CPU cooler height na pwede sa case na yun. May video din kami explaining how to quickly check kung kasya ba yung CPU air cooler dun sa case na gusto mo. Para sa AIO water coolers, yung mahalaga tingnan kung ano yung size na radiator yung kakasya sa case. Most AIOs are either 120, 240, or 360mm. And again, nakalagay naman dun sa spec sheet ng case manufacturer kung anong size ng radiator kakasya sa case and kung anong location niya. Usually, sa harap yan or sa top. Don't buy a 360mm rad AIO kung 240mm rad lang yung kasya sa case. And finally, last sa clearance, usually yung karamihan ng cases na yon, dalawang 3.5-inch drive base lang yung available. So, dalawa lang yung pwede mong ilagay na 3.5-inch hard drives. Pero ibang customers namin ngayon, ang daming drives, either because of their work or marami lang personal files. So, yung iba naghahanap ng case na kaya 4 drives, 5 drives, and to be honest, medyo mahirap makahanap ngayon nung ganun. If you do need additional drive base space, check mo yun sa case mo. Baka maging issue yun later on if you want to add drives tapos wala ka na palang drive space dun sa loob ng case. Tungkol naman sa front panel, personally hindi ako picky sa I/O options ng front panel, pero may ibang customers na mahalaga talaga sa kanila na may USB-C or some other type of port on the front panel. Kung ganun din yung sitwasyon mo, kailangan mo talaga i-check kasi paiba-iba yung I/O options at ano ba yung nandito sa front panels depending on the case. Pero tandaan mo lang na may I/O options din dito sa likod ng motherboard. Hindi ka lang stuck dito kung ano bang available sa front panel. Usually, madami pang ibang options dito sa likod ng case. Yung number one na tinitingnan ng mga enthusiasts sa case is kamusta ba yung airflow niya? Or kung marami ba siyang vent sa harap or other intake options para humigop siya ng malamig na hangin galing sa labas, papasok niya sa case, magsa-circulate siya doon sa magandang airflow, and then ibubuga niya labas via exhaust. Usually yung cases na may magandang airflow, naka-mesh yun or maraming vents, kasi naghahanap ka talaga ng paraan para makapasok yung cold air para malabas mo yung mainit na hangin. Isang halimbawa nito yung Fractal Design Torrent. So, sikat na sikat yun dahil sobrang ganda ng airflow niya. Daming intake options, pasok yung hangin, daming exhaust options. Pero hindi ibig sabihin na kung medyo alanganin ka sa airflow, pangit ka agad yung case mo. Isang halimbawa nito yung NZXT H510 Elite. Sobrang ganda ng case na yun. Ganda ng ARGB fan sa harap. And kita mo yung ARGB fans kasi all front yung glass panel niya. Pero since all glass siya,
wala naman siyang intake options. Walang mapasukan yung hangin paloob. The 510 Elite is a very popular case, pero yung mga PC enthusiasts, medyo look down sila doon kasi nga hindi maganda yung airflow. Although we've sold a lot in the shop and none of the customers have ever complained na naluto yung mga components nila dahil medyo subpar yung airflow ng 510 Elite. So medyo trade-off talaga siya paminsan between aesthetics and airflow, and it's up to you kung saan ka pupuesto, which one is more important to you. Usually, paggipit sa budget, yung case yung natatamaan. And it's true, you can find budget cases na may kasama ng case fans at may kasama na rin yung mga PSUs. Although we don't really recommend cases with PSUs kasi usually generic PSU yun. And if you remember from the PSU segment of this video, hindi yun okay for performance activities like gaming or streaming or editing. Although, may mga ibang premium cases naman na kasama yung PSU tapos okay. So there's the Inwin A1 Prime or the Cooler Master NR200P. So generally, skip yung mga cases na kasama yung PSU. Although may mga good cases naman na relatively affordable na may kasama ng stock case fans. Those are okay. And kung air cooling yung habol mo, pumili ka ng case na may kasama ng case fans. Yung ultimate advice ko about cases is get the one that you love. Yung case yung nakikita mo araw-araw, yung mapapalingon ka, tapos sasabihin mo na, "Shit, ganda talaga ng computer ko." A case is also a reflection of your personality. Like ako ngayon, yung current case ko, naked, test bench setup, gusto ko lang makita na naka-exposed yung parts ko. And ngayon, napapaisip ako, what does that say about me? Pero sa case talaga, dun mo malalabas yung personality mo. Performance ka ba? Cooling-oriented ka? Gusto mo RGB bling? Or baka gusto mo maliit? Or baka gusto mo austere na pang-office or medyo formal, very clean lines? Or gusto mo sobrang laki, mukhang helicopter, mukhang spaceship? Ang daming cases ngayon, ang daming options available. So kung kaya sa budget, I really do suggest getting a case that you fall in love with. Sabi natin kanina that the CPU is the boss. And alam natin lahat na dapat relax lang si bossing. Hindi dapat siya ma-stress, dapat lamig lang. Kung mainit ulo ni bossing, yari tayo lahat. Ganon din sa computer. Mahalaga talaga na malamig lang yung CPU. So much so na may dedicated cooler talaga siya para lang sa kanya. Hindi gagana yung computer mo kung wala kang CPU cooler. Pero kailangan mo ba talaga bumili ng CPU cooler? Paminsan, di mo na kailangan bumili ng CPU cooler. Yung ibang CPUs may kasama ng cooler, yung stock cooler na tinatawag, tapos libre siya, kasama na siya dun sa CPU. And kung yung gamit mo sa computer, light use lang, for example, sa work or surfing or video calls, okay na yung stock cooler. Yung mga Intel stock coolers, medyo pangit talaga. Bulok yung aesthetics, di siya maganda tingnan, tapos yung performance, passable lang. Yung AMD stock coolers are better. Mas maganda sila tingnan, yung iba may RGB pa. Plus yung performance nila is pretty good for a stock cooler. Pero overall, kahit Intel ka or AMD, kung performance habol mo, kailangan mo talaga ng third-party cooler. There are two types of coolers, air cooling tsaka AIO. Actually, may pangatlong type na tinatawag na custom liquid water cooling, pero sobrang bihira lang nito. Mabusisi kasi siya, pang super enthusiast lang yung custom liquid. So yung primary options mo is air cooling and AIO or all-in-one water cooler. Water cooling pa rin si AIO. Para may better idea kayo kung ano yung bagay sa system nyo, ito yung basic differences between air cooling tsaka AIO. For price, mas mura yung air cooling. Especially when it comes to performance. Price to performance, mas mura yung air cooling. Hindi ko sinasabi na palaging superior yung performance ng air cooling versus AIO. Pero yung price to performance niya, how much you'll spend para dun sa cooling performance, mas mura for an air cooler. You can get the equivalent or even better performance sa AIO, pero mas mahal yung babayaran mo. For aesthetics, usually a lot of people pick AIO. Sa design ng AIO, mas malinis talaga siya. Mas makikita mo yung motherboard, nakahiwala yung cooling component or yung radiator medyo nakadikit sa isang side ng case.
So mas malinis tingnan yung overall build. Mas marami kang makikita dun sa components mo. And because the AIO has a radiator, mas malinaw din yung RGB niya. So again, aesthetics. Yung air cooler kasi, nakadikit diretso yan sa CPU. And while it can have RGB, the RGB is constricted by the tower design. So it might not be as clear as compared to the RGB on the radiator of an AIO. Plus, bulky tingnan yung air coolers. Since they take up a lot of visual space dun sa center ng motherboard. For maintenance, medyo tight actually sila. Paminsan narinig ni customer na, yung AIO may tubig yan. Medyo takot sila na baka magka-leak or may maintenance involved. Actually, maintenance-free yung AIO. Never mo kailangan i-refill nung coolant. It's basically install and forget. Just like an air cooler, yung standard maintenance, tinatanggal lang yung dumi. Sa air cooler, usually tinatanggal yung dumi from the tower. And medyo mabusisi to depending on how dense yung fins dun sa CPU tower ng air cooler. Grabehan na. Talaga naman. Kailangan rin linisin yung fans. And ganun din sa AIO. You brush the dust out of the radiator. Mas madali pa nga to compared to brushing out the dust from a CPU tower of an air cooler. And you just need to get rid of the dust on the fans. So, kung maintenance pinag-uusapan, medyo tight lang talaga si air cooler tsaka si AIO. Most of the maintenance is just brushing away dust and the occasional repasting. Although actually, mas madali pa nga repasting sa AIO kasi mas madali tanggalin yung CPU block since mas maliit siya, mas compact compared to an air cooler where you actually have to remove the entire air cooler, the entire assembly, put new paste, and then stick the entire air cooler back on. Compatibility sa case. Sa air cooler, tinitingnan yung height. Gano'ng katangkad yung air cooler kung kasya ba yun sa case. Napag-usapan natin sa case segment ng video na to, how to check. But that's the measurement you need to check. Yung height ng air cooler versus yung clearance na kaya ng case. Sa AIO naman, radiator size tinitingnan. Most AIOs come in 120, 240, and 360. Yes, may alanganin na 280mm rad, which is still okay, but hindi siya ganun ka-mainstream compared to 120, 240, and 360. Yun dapat tingnan sa case specs mo kung nag-AIO ka. If your case can fit a 120, 240, or 360mm rad, and kung anong location niya, kung sa top, sa front, or sa bottom. General tip sa performance nung dalawa, size matters for both of them. For air cooling, usually the bulkier big boy air coolers, yun talaga yung sobrang ganda ng performance. Be Quiet's Dark Rock Pro 4 or Deepcool's AS500 Plus. Yun, medyo malalaki talaga yung coolers na yun because a larger size allows for more surface area dun sa CPU tower. Mas malaki yung surface area mo, mas malaki din yung cooling potential niya. Pero, yun nga, mas malaking cooler, kailangan din medyo malaki yung case. Ganun din sa radiator, size matters. Ang layo nung performance jump between a 120 to 240 to a 360mm rad AIO. Personally, for me, hindi worth it mag 120mm rad. Yung performance niya, personally, medyo alanganin, kaya we don't carry it in the shop. Kung inisip mo mag 120mm rad, mag air cooler ka na lang. Pero definitely okay yung performance ng 240mm rad and ang laki ng jump, mas maganda pa yung performance ng 360mm rad. So size matters and depending on ano yung kailangan mo, kung sobrang init ng CPU mo or kung sobrang demanding ng performance na kailangan mo, it will really be worth it to get either a big boy air cooler or a 360mm rad AIO. Pero bottom line, at the end of the day, hindi naman kailangan sobrang mahal ng CPU cooler mo. Even for enthusiast or performance level, may mga CPU coolers na good performing at a very reasonable price. Arctic has a very good series of coolers that are very reasonably priced. Ganun din yung Deepcool. And even yung mga premium coolers like Noctua, hindi sila ganun ka mahal relative to the performance that you get. So kung medyo gipit sa budget, it's still very possible to get a very good CPU cooler na hindi naman ganun kamahal at maganda rin yung performance. Nasa dulo na tayo guys. Hopefully may natutunan kayo. At huwag kalimutan, may sale yung sponsor natin ng Windows 10 activation code. Use our code HS20 on checkout para magkaroon ng 25% discount.
Dumating na tayo sa last segment itong video na to tungkol sa motherboard. At kung nakinig ka sa ibang segments, alam mo na to lahat ng information kasi nadaanan na natin when we talked about all of the other components. Yung motherboard kasi, basically, lahat ng components somehow connect or sinasaksak sa motherboard. So, quick tour lang tayo. So, kita mo sa motherboard na to, here are the four RAM slots. So, yung apat na DIMMs, dun sinasaksak yung RAM. So, naka-RGB RAM tong computer na to. Ito yung CPU cooler niya. So, sa ilalim nito yung CPU. Itong specific kind of CPU cooler, yung AIO, na napag-usapan nga natin sa previous segment. So, pag-usapan muna natin tungkol sa motherboard, two basic things, size and socket. Yung size ng motherboard, nagde-determine kung ano yung size ng case. This is an ATX motherboard, so 80X din yung case na to. There are three main sizes for motherboards, ITX, MATX, and ATX. Yung ATX yung pinakamalaki, medium size yung MATX. Isipin naman lang M, medium. Actually, it's mini ATX, but you know, it's basically medium size. Tapos yung pinakamaliit yung ITX. Usually, yung size ng case mo, same as yung size ng motherboard. Meaning, kung ITX board, ITX case. MATX board, MATX case. Second basic thing tungkol sa motherboard, socket. Pag-usapan natin dun sa CPU segment, each CPU has one specific socket at dapat tugma yung socket ng CPU tsaka yung socket ng motherboard. Let's say yung CPU mo, socket AM4, dapat yung motherboard mo rin, socket AM4. Otherwise, hindi sila gagana, hindi sila compatible, sayang lang yung pera mo. So if you're buying both a CPU and a motherboard, check mo lang, dapat same socket lang sila para compatible sila. As I'm sure natandaan mo dun sa RAM section ng video na to, yung mahalaga na compatible or tugma yung RAM mo dun sa motherboard mo. So kung yung nabili mong RAM, DDR3, kailangan DDR3 compatible yung motherboard. DDR4, DDR4 board, and DDR5 RAM, DDR5 board. Yun nga, nabanggit na natin na walang remedyo yan. Kung magkaiba yung RAM mo, tsaka yung dun sa compatible sa motherboard DIMM slot mo, hindi yun gagana. So hindi gagana yung DDR3 RAM sa DDR4 motherboard. Tungkol sa speed, you should look at also the CPU and the RAM. Yung CPU kasi, may ibang CPUs na overclockable. Yung nga, nabanggit na natin dun sa CPU segment, pwede mo siyang ipatakbo, lampas dun sa recommended speed ng manufacturer overclocking. And that sounds good, parang yun nga, masulit yung bayad mo kung maganda yung overclock. Pero, kailangan mo rin i-check yung motherboard. Kasi kailangan compatible yung motherboard for overclocking for that CPU. So, nangyayari nga na excited ka, bumili ka ng overclockable CPU, pero yung motherboard mo pala doesn't support overclocking. Pangalawa for speed, yung RAM. Maraming iba't ibang speeds ng RAM. So let's say bumili ka ng RAM na 4,000 MHz, which is quite fast. Pero yung motherboard mo, hanggang 3,200 MHz lang pala yung compatible. Yung good news, gagana naman yung RAM. Tatakbo siya, magagamit mo. Yung problema, aabot lang siya dun sa 3,200 MHz or yung pinaka-max na compatibility nung motherboard. So yung motherboard yung nagde-determine yung max possible speed ng RAM. Kung si motherboard hanggang 3,666 MHz lang, hanggang dun lang talaga RAM mo, even though it could go faster. 4,200, 4,500, doesn't matter. Magde-default siya dun sa fastest possible speed na kaya ni motherboard. Tungkol naman sa quality ng motherboards, kagaya nung nabanggit natin dati, dapat tugma yung socket ng CPU tsaka yung socket ng motherboard. Pagkatapos, kung i-check mo yung socket, tas anong compatible na motherboards dun sa socket na yun, usually may mahabang list yun, pero same numbers lang siya. Tapos, mapapansin mo na tumataas din yung price depending dun sa anong line of motherboard na tinitingnan mo. Para malinaw, let's take a common example, socket AM4. Yung motherboards na compatible doon, A320, B450, B550, X570. And yung list na yon from cheapest to most expensive. Yung pinakamura na motherboard line doon, yung A320. Yung pinakamahal na motherboard line na compatible sa socket AM4 is X570. Tapos baka inisip mo na, well, you know, gusto ko naman medyo quality yung motherboard. Nabanggit nga ni Hardware Sugar na mahalaga yun for system stability. For example, B550 instead of A320. Parang mas mahal naman si B550, siguro mas quality naman siya, siguro mas tatagal siya. But motherboard lines don't work like that.
yung pagkaiba lang ng lines na yun, kaya mas mahal, let's say, yung X570 compared sa A320 sa features. And usually, yung features tungkol sa performance, very basically, they add different features or they add different PCIe lanes para mas mabilis yung communication ng motherboard sa iba't ibang components ng computer. But it has nothing to do with quality. At kagaya ng palagi natin binabanggit, hindi mo naman kailangan magbayad kung hindi mo naman kailangan yung performance. For example, office build lang naman kailangan mo, swak na yung A320. There's no need to go more expensive with a B450, B550, X570. Yung quality, lumalabas yun usually sa brand. Kaya medyo okay na mas mahal konti yung brand of motherboard na binibilan mo. Because sort of like PSUs, medyo nagre-rely yung consumer dun sa quality of the brand. Kasi may tiwala ka dun sa brand. Alam mo na itong brand okay for CPUs. Itong brand okay for PSUs. Itong brand okay for motherboards. So there's no need to overspend on a MOBO. Kung di mo naman kailangan yung extra PCIe lanes ng B550, then just go for a B450 or even an A320. Walang problema yon. The quality is not in the line of motherboards, it's more in the brand that you buy from. At kung nagtatanong ka what brand is the best for what component, ibang video na yon. Nabanggit natin na kung same socket yung motherboard at same socket yung CPU mo, usually compatible yon. Pero baka kailangan ng BIOS update. Yung BIOS yung parang operating system ng motherboard. Sanay naman tayo sa operating system. For desktop, it's usually Windows, paminsan Apple. Sa mobile, ganun din, Android or iOS. Ganun din sa motherboard. Yung BIOS yung parang pinaka-basic niyang instructions para gagana siya. At yung maganda, na-update to. Paminsan yung mga bagong CPUs, a-under pa rin sila, compatible pa rin sila, kahit dun sa mga motherboard na lumabas bago sa kanila. So, just random example, let's say may lumabas na CPU noong 2019, pero posible na gagana pa siya sa motherboard na lumabas 2016. And kung isipin mo, ang galing, di ba? Parang future compatible yung mga motherboards. Maaring compatible sila sa mga CPUs na hindi pa labas nung lumabas yung mga motherboards. But you might need a BIOS update. An easy way to think about it is, parang ibang lengguahe yan. Yung wika nung bagong CPU, iba. Yung wika na alam nung motherboard, since luma na siya, iba rin. So para mapagana yung bagong CPU dun sa motherboard, they need to speak the same language. And that's sort of what happens when you update the BIOS. Pero warning lang, yung pag-update ng BIOS, medyo tricky yun. Maaring mabreak yung motherboard mo or ibig sabihin, hindi na siya aandar kung may mali na nangyari dun sa BIOS update. Although most shops, including Hardware Sugar, kung bumili ka naman ng motherboard sa amin at kailangan ng BIOS update, i-update naman namin automatically. If you're feeling adventurous, you can try a BIOS update on your own, but if not, you can let your shop do it. So maraming sinusundan yung socket, na banggit na nga natin na yung socket ng CPU, dapat same yung socket ng motherboard. Ganun din sa CPU cooler. Yung socket yung titingnan mo para malaman mo kung compatible ba yung cooler na yon, kung air cooling man yon or AIO, kung compatible yon sa motherboard mo. So for example, like itong motherboard ko, socket AM4, dapat yung cooler compatible rin sa socket AM4 or titingnan mo anong mga mounting options. Usually nakalagay naman yun sa manufacturer's website kung anong socket compatible yung mga coolers. Since lahat ng mga components nagpa-plug in sa motherboard, ganun din yung aesthetic components or yung RGB case fans, yung CPU block ng AIO. Usually yung RGB na yun, naku-customize. May program ka dito sa computer, tapos ikaw na magsasabi na, oh gusto ko lahat red, gusto ko rainbow, gusto ko pulsating, flashing, in beat to the music. Kung may sasabog na bomba doon sa game na linalaro ko, biglang magpa-flash ng red. I mean, some programs can do that. But all of that happens kasi naka-plug in yung mga RGB components dito sa motherboard. And sometimes it gets a little tricky. Yan yung problema sa RGB. I mean, you know, it looks nice, but it's not simple to do. Kailangan talaga i-check. May luma kaming video all about RGB if you're interested in that. Pero dito lang tungkol sa motherboard, three kinds of ports that you need to check, depending on what kind of RGB you have. Yung una, usually yung mga high-end RGB, like yung galing sa NZXT or Corsair, yung connector na gamit nila, internal USB port dun sa motherboard. Sakit to sa ulo paminsan,
Kasi mabilis maubos yung internal USB headers dun sa motherboard. So much so na may mga add-ons sa binibenta na pandagdag ng internal USB ports for just inside the computer. Hindi ito yung mga nasa labas ha, sa loob lang ng case. Because a lot of parts do use them nowadays. Yun nga, especially galing dun sa mga mas high-end na brands. If you have an AIO, if you have a fan hub, most likely those things will need two separate internal USB ports. So check mo lang. Other ways to hook up your RGB are through the RGB headers on the motherboard, and there are two kinds. Yung 12-volt 4-pin RGB header and yung 5-volt 3-pin ARGB header. Again, better to refer to our old video kung ano ba yung pagkaiba ng RGB tsaka ARGB. Long story short, mas maganda yung ARGB kasi mas maganda yung mas fine yung control mo dun sa RGB. You can control the lighting of each individual LED rather than just having it controlled in a sequence. Pero yun nga, magkaiba yung headers nila at nakakalito, especially kung nagsisimula ka lang sa computer. Akala ko ARGB yung product mo, pero yung motherboard mo may RGB header lang. Magkaiba yun. 4-pin yung RGB header, 3-pin yung ARGB header. Tapos nakakalito po ha, kasi usually ginagamit lang interchangeably yung ARGB tsaka RGB because both of them just pertain to lighting. Although, mas dumadami na yung mga motherboards that have both. Pareho silang may 4-pin RGB header and 3-pin ARGB header. Di kagaya nung dati, 2 or 3 years ago, yung high-end boards lang may pareho. Pero nowadays, even the mid-range mobos may RGB header and may ARGB header na. Yung nakakainis pa sa RGB and motherboards, iba-iba pa yung tawag ng manufacturers dun sa ARGB. Paminsan, Rainbow RGB, paminsan, JRGB, is it J? But aside from the brands, isa pang mark ng quality ng motherboard, yung hinahanap ng mga enthusiasts, yung quality ng VRMs, tsaka yung cooling nila. Yung VRMs or yung voltage regulator modules, actually tatlo yung components nun. Yung MOSFETs, capacitors, and chokes. So they're all kind of very technical, pero they all boil down to getting the proper amount of power to your components. A lot of the components ng PC, mas kailangan nila na controlled power, hindi yung parang torrent of power na, o sige, tambakan natin ng 400 watts, 300 watts, parang gano'n. What a lot of the components need is a very fine, regulated, not noisy. So kumbaga kung ipa-plot mo, parang hindi siya talon-talon, parang very steady yung signal of current. The VRMs, yun nga, voltage regulator modules, yan yung trabaho nila. They ensure na maganda yung flow of current, the proper type of current, the proper amplitude, to the various components of the computer. And for quality of motherboards, that's usually what most people look at. Although, medyo mahirap ma-discern paminsan dun sa mga specs nung brands kung maganda ba yung VRMs nila, maganda ba yung cooling ng VRMs. Yung motherboard, parang PSU yan, not the flashiest component. But it's a really big factor in how stable your computer is and in general, yung long-term enjoyment mo ng system mo. A good quality motherboard can really make things a lot smoother for everything. For your other components, for the programs that rely on those other components. It's a little tempting sometimes. Doon na lang tayo sa mas mura na board, doon na lang tayo sa bundle na board. Yung ibang shops ang hilig mag-bundle. Oh, sobrang ganda nga ng CPU, pero yung bibigay na board sa'yo, na required na bundle, medyo pangit. Or, you know, parang hindi naman tugma doon sa CPU na yon. Overclockable yung CPU, for example, pero hindi mo ma-overclock kasi yung board na bundled doesn't support overclocking. We don't do that at Hardware Sugar. Wala kami mga forced bundles dun sa mga customers namin. But long story short, mahalaga yung motherboard, and if you want to spend a little bit extra to get a more quality, a more premium board, sulit yun in the long run. So yun na guys, lahat ng basic components ng computer na daanan natin. I hope nakatulong to if you're a beginner trying to learn more about computers or para makamura ka when buying your own computer rig. Hindi naman kailangan palagi yung mahal. Since pang beginner nga itong video na to, there are certain terms, specs na hindi ko na nadaanan because yun nga, gusto ko na maenganyo yung mga tao, ma-interest sila sa PC hobby. And then from there are so many other videos dito sa Hardware Sugar at sa ibang channels na pwede mo panoorin para mas lumalim pa yung understanding mo about PC hardware. Kung may ibang tech questions ka, may forum kami sinet up specifically para makatulong din sa mga beginners and veterans alike.
So yung link na yun nasa description below. At kung nakatulong tong video na to, please do consider subscribing to the channel. Usually, di ko naman hinihingi yon, pero to be honest, medyo pinaghirapan talaga namin tong video na to. Sobrang haba niya. Mga tatlong buwan rin to in the making. If this was helpful, please do hit that subscribe button. Kung may kaibigan ka, family na gusto rin makapasok sa PC hobby, please do suggest Hardware Sugar and this video. Yung gusto talaga namin na mas maraming tao makapasok or ma-interest sa hobby natin. And thank you to our top fans! Na-afford na namin itong upuha na to! Hindi, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.